undoubtedly one of the hottest and one of the most in-demand actors in the industry. Tall, dark, and handsome. He's the epitome of every woman's fantasy. Truly, we just can't get enough of Derek Ramsay. Pero bukod sa pagiging isa sa mga pinakamakisig na leading man sa showbiz, isa rin si Derek sa mga pinakakontrobersyal na aktor sa ngayon. At lalo pang naging mainit ang kanyang pangalan nang makarelasyon niya ang sexy and controversial actress na si Angelica Panginiban. I've grown a lot with Angel. 5 years, I've learned a lot from someone younger than me. We remain strong because we face each intriga. We don't dwell on the issue. Move on to the next one kasi marami pang darating. Hindi lang minsan, kundi ilang ulit na rin sinubok ang samahan nila ni Angelica. Lalo pa nang lumabas ang isyong secretly married na si Derek sa isang modelo at meron na daw silang anak. There was something that came out about that, but my lawyers took care of all of that. That issue was dead when Angel and I stepped in front of the camera and told them, hey, you know, we're not affected by this issue and we're gonna face it head on. If I have a child with this woman, that's what we're still sorting out and finding out. I said, if meron mga ganun, wala akong problema sa test. And yeah, you guys know me already for how long I have, yeah, so that's all I have to say about that. Kahit super busy at kahit maraming intrigang humahadlang sa kanilang pagsasama, ay inamin ni Derek na masaya siya with Angel. Ah, magkasama na kami forever. Tanggapin niyo na yun. we're very good. As you can see, Angel and I were in our own world. Yung mga pictures nga that were taken, yung mga candid shots, nakikilig ako pag tinitignan ko kasi I can see that I'm happy and I can see that she's happy. So, oo, walang katotohanan na hindi kami magkasama, no? And then next year, yung big trip namin, we're gonna go to London. It's a great opportunity to kill 2 birds with 1 stone. Show her where I grew up, where I went to school. Yun yung gusto niya, yun daw dream niya. And then at the same time, makapunta pa kami sa Olympics and watch the best athletes in the world. Pero hindi lang pala si Derek ang nagmamahal kay Angel dahil pati ang parents niya ay gustong-gusto ang aktres. Ako, hindi ako pinapahiram ng mga diamante ng babae ng nanay ko. Pagdating ko sa Star Magic Ball, kislap-kislap ng mga suot ni Angel. Sabi ko, saan mo na ko yan? Mami mo? Ha? Huh? I was like, wag mo na solian, ha? I find it so amazing that everything's so perfect, you know? Yeah, and every time I talk to my dad, he always ends the conversation with, send my love to Angel. Ibig bang sabihin nito ay kasal na lang talaga ang kulang sa kanila ni Angel? We just have other things that we want to do with our career. We want to see the world. And when you get married, that changes everything. And hindi pa namin napag-uusapan, pero marami pa rin kaming gustong gawin bago mangyari. Relasyon na sa kabila ng mga intriga, talagang grabe talaga ang tibay-tibay, no? Yeah, at gusto ko sinabi ni Derek, sabi niya, forever na kami ni Angel. Diba? Oo. Parang almost as if like engaged na sila or something. Pero ang mas open sa pakikipaglaban sa nakikita natin si Angel, hindi natin nakikita yung pakikipaglaban ni Derek, ginagawa niya yun. Palaban talaga yun. Sobra. Siguro kwento mo siya, Chrissy, kahit wherever in the world, taga sumusunod. Sumusunod si Angel, umahanap siya na pagkakataon talaga. Kakatok siya doon sa hotel room, makikita ni Derek, walang make-up, nakapusod. Mm-hmm. Alam mo yung talagang nag-sneak out lang sa trabaho para siya bigyan ng importance. Kaya siguro, kasal talaga. Kaya gusto nung parents ni Derek si Angel, yes, siguro. No? Tanggap na tanggap siya. Uh-huh. Sobrang tanggap. Pahiramin ba naman ng mga heirloom na gano'n? At saka, si Derek naman, kahit nag-aral at lumaki sa ibang bansa, kulturang Pinoy pa rin yung nasa kanya. Napaka-Pinoy na Pinoy pa rin niya. Let's talk about chismes, Tito Christy, kasi sa Juicy, sinasabi natin paminsan-minsan na si Derek parang hindi na happy sa kanyang network na ABS dahil nga sa issue na nakasal siya, kinasal siya dati. Do you know kung si Derek pa rin is very unhappy sa ABS? Hindi niya sinasabi na hindi na ako maligaya sa ABS-CBN. Kino-question lang niya kung bakit kailangan na kung saan siya kontratadong network, dun magsimula yung mga kwento tungkol sa kanya. Nangingilang siya ng proteksyon. Pero hindi niya sinasabi na, I'm not happy anymore. Okay. Parang ganun. Project pa naman natin sa ABS. Always naman, kasi isa siya sa biggest stars dito. Pero hindi ko alam kung may personal galit nga, di ba? Sa network o hindi. Diba? Okay. Basta, matibay ang kanilang relasyon. Yun lang yun, di ba? Kasala na lang. Subok na subok. Yes. At para naman po mas magpalaganap ng kagandahan, narito na po siya, Ms. Rufa Gutierrez. Thank you very much, Tita Chrissy. I would like to thank Steven Deloso for my makeup.
Chef Aramin for my hair, 10 minutes, thank you very much. Thanks to my stylist, Ariana Martinez, Eric De Los Santos for this beautiful dress I'm wearing today. And of course, thank you to Jewel B. Dizon, Alex Carbonell, Dr. Vicky Bello, 819 Bello, Dr. Vivian Sarabia, Fresh Look One Day Contact Lenses, Avon Fashions and Accessories, Jet Sam, Jet Holiday, Azure Urban Resort Residences, Century Properties, and of course, thank you to Italianis and Fridays for the GCs. And follow me on Twitter, I Love Rufa G. Michelle Famintuan, happy, happy birthday. And also, thanks to CMG and happy birthday to Michelle Famintuan, Jimmy, but thank you. Anyway, it was only last week when we broke the news that Susan Placer, young husband, has finally joined our creator, having the young husband's orphaned. She will definitely be missed by her children and her family for living a full and meaningful life. Paparazzi shares us a special feature on Phil and James' young husbands, and of course to the young husbands, our deepest condolences. Please watch this. Sabado ng gabi nung pumanaw ang ina ng pamosong football players na sina James and Phil Young Husband. Agad-agad na bumalik ang magkapatid na nasa Bacolod noon nung malaman ang balita. Our deepest condolences to Phil and James Young Husband for the passing of their mom, si Susan, that's their young husband. Sa libing ng kanilang ina nung Huwebes na umaga, nakiramay ang mga malalapit na kaibigan nina Phil at James, kasama ng napapabalitang girlfriend ni Phil, ang magaling na aktres na si Angel Oxin. Kitang-kitang suporta ng dalaga kina Phil at sa mga young husband. Naging mailap man sa pagpapaunlak ng interview sa mga press people si Angel at ang mga kasamahan nila Phil and James sa Ascals at Loyola Meralco Sparks. Naging very vocal naman ang kanilang kaibigan si Gab Valenciano sa pakikiramay kina Phil at James. There are a lot of people who love them. I'm one of them. And there are a lot of people who will always be there for them through thick or thin. On behalf of the Valenciano family, we would like to give our love to, of course, to the young husband family and to everybody else who came. Ngayon sila ay uli lang lubos na. Isang malapit na kaibigan ng pamilya ang tatayong guardian ng mga magkakapatid na young husband sa katauhan ni Jojo Durian. I pray that they get peace, and I pray for wisdom that, of course, wala na silang mga magulang na wisdom on how to take care of their daughter because they are now mother, father, and brother to carry. Mommy Susan Placer, young husband, was a tower of strength for her children. She taught them the value of humility and the importance of putting family first. According to James, their mom hated arrogance and she always kept them grounded. Yeah, but not good enough. I'll miss you, Mama. Miss you, Mom. I don't know what life will be without you, but I will love you so much. We love you, Mom. We're going to miss you. And I hope you and Dad are very, very happy. And we love you so much. Our hearts go out to the young husbands, James, Phil, and Carrie, and to Mommy Susan, who will forever be missed. May her soul rest in peace. Ano to eh, isang nakakalungkot na pangyayari, di ba? Parang maaga silang naulila sa ama, tapos 49 lang ang mami nila. So they wanted it at the peak of their careers, diba? At saka they wanted it very private. Alam ko maraming mga artista rin ang pumunta doon sa wake, pero ayaw nila ipagsabi kasi talaga nagluluksa sila. So they didn't want the press to be there. So ayun, dapat irespeto natin. Yeah, mukha naman hindi showbiz funeral ang dating, di ba? Napaka private. At nakakatouch yung channel ni Angel Oxin. Oh, tsaka pag confirming na talaga sila. May minsan yung mga kamay, di ba? Ako nung masilip nga yung footage na to, sabi ko, mas lalalim itong relasyon na to kasi sinubok agad ng panahon na yun, di ba? Yung pagyakap ni Phil kay Angel, yung lengguwahe ng kamay. Diba? Kitang-kita mo yung sinceridad. Obviously, they're dating, but I think they'd like to keep it quiet, the Christy, and siguro, yeah, I think happy naman sila. Wala namang problema. With this tragedy, we'll bring them closer. Kasi yung mga young husbands din eh. So once again, siguro our condolences na lang to the young husband boys, to the family,
It's been a banner year for the boys. Mm-hmm. So to have this happen tragically this year is sad. But you know, if you ever need our support, I'm sure. At ang pagiging manlalaro nila, parang showbiz din, di ba? The show must go on, sabi nga. Mm-hmm. Kahit na nangyayari ganitong mga trials. Kasi yung magkapatid, maglalaro pa rin. Maglalaro pa rin despite na ganyan ang nangyari. So lahat ng laro nila, iaalay nila sa yes, late mom. At magiging guided lalo. Mm-hmm. Dalawa na yung mag-guide sa so, kanila. So ipanalo diba? Pa sila. Mm-hmm. Yeah. Totoo. Okay, kaya nakakalungkot lang dahil ang aga nilang naulila. Kung kailan naman sila naging very successful sa kanilang career, not only sa parang football, kundi sa Ironman. Yes. Mm-hmm. Oh, si Angel ayaw magsalita, di ba? Ayaw din magsalita ng magkapatid na young husband. Mabuti na lang nandiyan si Gab. Siya ang nakapag-tulay sa publiko nung kanyang nararamdaman. Tungkol dun sa ano. Mm-hmm. Eh, napaka-generous naman ni Gab talaga sa ganyan. Mm-hmm. Birthday, patay, kahit saan. Hingan mo siya ng interview, hindi siya nagdadalawang isip. Magsasalita at magsasalita. Si Gab Valenciano. Okay, may nabis ba ako kanina? Kasi, you know, yung mga bako nyo kanina, ako wala akong bako, eh. Wala, si Ted Pailon lang. Ako lang kay Ted Pailon. Tanungin mo siya kung sino yung nakarelasyon ni Rosana na kabaro niya. Na babae? Babae. Uy, meron daw ang, ano, meron daw blind item sa Juicy Mo. Ikaw daw, about me. Ha? Huh? Ano daw ako sa banko and I didn't want to pay the 200 pesos daw exchange fee or si something. Si Marian Rivera yun, hindi ikaw. Oh, ikaw, kapili mo Princess Mega. I don't know. Dollar siyon, di ba mo? Hindi ako nagpupunta sa banko. Parang nabanggit daw yung name ko. Hindi, hindi ikaw yun. Si Marian yun. Hindi ikaw yun. Alam. Si Marian, hindi pwede. Ang pinakahuli niyang i-BBI, ikaw. Hindi, siguro naman, your thoughts lang on Shamsi. Susub, siyempre, this week na naganap yung Miss Universe pageant, I'm sure very excited. Well, first of all, such a shame na walang medyo pumapansin sa Miss Philippines World mamayana pala. I mean, no one's even noticing because all our focus is on Shamsi Supsup and of course, syempre sa Miss Universe. Hanggang ngayon, pinag-uusapan pa rin. At isa ako sa mga na-disappoint talaga. I mean, at least, I was really hoping she would be at least first runner-up. Dahil napaka engaging niya, napaka talino niya. She walks so well. She's beautiful and mukhang sa totoong buhay din. She's as beautiful inside and out. So, siya lang hindi nag-translate, di ba? Actually, ang gusto kong malaman yung nakinote si Oprah. I know, kanino kaya nang galing yun? Dali-dali naman kasi. Tayo-tayo na nang magkakita. Dali-dali naman loko sa Twitter, di ba? Pati ako, naano ako doon, na biktima kasi rinitweet ko. Sagot, tinan nyo, pati si Oprah, gusto-gusto si Shanti. Dahil nga nandiyan si Charisse Mantengo, di ba? Kaya mga may apat na account, hindi naman akin. Oo, di ba? May Twitter account ako, hindi naman ako marunong. Talagang feeling na pag, you know, we really support yung sariling atin. I mean, I remember I was watching with me and Miriam, sabi ko na ko, I'm sure si Anggo lang mananalo nito. Nakipag-best pa ako sa kanya. Talaga? The same thing that happened to me and to Miriam. Miriam, it was the African ladies that won. Pero, you know, para sa akin, she fared really well. Pero sana lang talaga naging first runner. How would you have answered the question, Rupa? Will you change your religion? I already answered that. You know, it's very difficult for me to answer that now because I'm 10 years older than Shamsi. So a lot of things have happened. I didn't change my beliefs, although I did convert and I accepted and I embraced the Muslim religion. So, para sa akin, ibang-iba yung sagot ko kay Shamsi. But I think what's really important is respecting each other's beliefs. Uh-huh. You know, especially nowadays, hindi lang tayo mga Katoliko, mga Kristiyano. There are also Muslims, Hindus, Jewish, may mga atheists. Mm-hmm. You know, also. Hindi natin nakita on screen yung ganda at yung presence ni Miss Angola sa totoong buhay. Mas nakita na lang nung siya nahirangin na Miss Universe, doon na lang tayo tumutok, di ba? Pati nga si Leia, nadadamay, wala namang kinalaman yung tao. Nag-judge lang eh. Kasi ba, questions ba? Naka-feed na yun, akala nung iba. Oo, sila nag-prepare, hindi naman totoo. Yeah, but let's congratulate pa rin Shamsi Supsup for a job well done. She represented our country really well. Hindi tayo napahiya, so palakpakan po natin. Panahon ng Gensan, no? Yeah, diba Congressman Manny Pacquiao? Oo. Tapos si Nanay Julicia.
Tapos si Jinky Pacquiao, di ba? Eh bakit hindi isa lang tama si Melay? Di ba taga Jensen si Melay? Sama natin si Melay. Taga Jensen din siya. Okay. Thank you. More showbiz news and issues. Kaya tutok lang dito sa Showbiz Paparazzi. Showbiz Expo! Next day, Jake Cuento. Jake Cuenca. Nagkwento tungkol sa kanyang buhay pamilya at ang kanyang pagharap sa mga kontrobersyang binabato sa kanya. Abangan sa pambihirang panayam mamaya sa Caught by Christie.